Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jimmy. Gusto ko po sanang mag-share ng isang kwento. Nangyari po ito noong panahon na kagaya po ng kagaya ngayon. Kung nasa Pilipinas ka, siguro makaka-relate ka. Ramdam niyo na ba yung init? Para tayong nasa impyerno, no? Ganyan na siguro talaga. Global warming. Asahan niyo na sa mga susunod pang taon. Asahan yung mas iinit pa po ang iinit ng temperatura. Kaya kung gusto nyo kahit papaano eh makatulong sa ating kalikasan, magtanim kayo ng halaman, magtanim kayo ng mga puno. Yan lang po ang tanging solusyon. Anyways, nangyari nga po ito noong panahong summer din po. Mainit din noon, pero hindi naman ganito kainit. Yun nga. Dahil summer noon, niisipan po namin ng pamilya ko na mag-outing. Ilog po yung natipuhan namin. Kasi pag ilog, malamig ang tubig. Minsan kasi, pag dagat, tirig na tirik yung araw, parang hindi rin masyadong malamig ang tubig. Pero kapag ilog, at kapag nasa kagubatan ka, talagang sobrang lamig ng umaagos na tubig. Kaya agad-agad, nagplano na po kami ng outing. Ang dami nga pong sumama noon, halos buong side po ng tatay ko, sumama, ang init-init kasi talaga noon. Bale, yung pinuntahan po pala namin noon, isang ilog sa Mirisal. At sabi ng isang pinsan ko, bagong discover pa lang daw yun. Kaya kami naman, excited na excited. Kaagad naman kami nagpunta doon, tama nga ang pinsan ko. Dahil pagdating namin, kami lang po talaga yung tao doon. Under construction pa rin po yung lugar. Tapos yung mga cottage, isa pa lang. Ang sabi nga ng caretaker, hindi pang araw sila dapat tumatanggap ng guest. Pero since nandun na kami, at kung ayos lang naman daw sa amin, wala naman daw problema. Maganda naman kasi yung lugar. At kahit ginagawa pa yung ibang parte, okay naman, hindi naman apektuhan yung ilog. Okay din naman kasi yung isang cottage na available doon. Kaya agad-agad, niready na po namin lahat ng gamit namin. Sakto nga yung cottage, sa dami namin, eh kayang-kaya kaming i-accommodate noon. At dahil nandoon na nga kami, itinigil po yung paggawa na mas lalo naman po namin ikinatuwa. Kasi mas lalo kami makakapag-enjoy at mas nakaka-relax. Pagkalapag ng mga gamit namin, yung mga matanda, nagsimula na magluto. Habang kami ng mga kabataan, nagsimula na magtampisaw sa malamig na ilog. Nakaka-relax. Ang galang init ng katawan. Kaya dahil doon, nakapag-decide kami na kinabukasan na lang kami uuwi. Dapat kasi hanggang hapon lang kami doon. Pero pumaig naman yung may-ari. Kita na daw kaagad yun eh. Tatanggi pa ba siya? Kumain, nagbanding, nagswimming, naginuman. Yun ang ginawa po namin buong maghapon. Hanggang sa sumapit na po ang gabi. Yung iba ay nagpapahinga na. Kami naman, nagiinuman ng mga pinsan ko. May mga nagiinuman din naman po ng mga matatanda. Pero nakabukod kami sa kanila. Siguro mga alas 6 po ng gabi noon. Kami ng mga pinsan ko, nakatampisaw po sa ilog habang nagiinom nga po ng beer. Nang maya-maya, nakarinig kami sa paligid na para pong may tumatakbo. Napakabilis nga nito, paikot-ikot pa siya. At dahil madalim na nga sa paligid noon, hindi namin masyadong nakita kung ano o sino ba yon. Pero sigurado kami, lahat kami ay napakinggan yon. Di po nagtagal. Bukod po doon sa mga tumatakbo na tunog, nakarinig na rin po kami ng angil. Napatayo na nga kami noon at sinabi yun sa mga matatanda na kasama namin. Maging sila, narinig din po yun. Sinubukan naming alamin at hanapin kung saan na ba nanggagaling yung tunog. Ilang saglit lamang, mula doon sa madaling parte ng kagubatan, may isang nilalang na lumabas.
Hindi ko po ma-describe kung anong itsura nito. Para siyang kambing na aso. Pero yung mga paa at kamay niya, para po sa tao. Tapos yung tunog niya, hindi ko rin mawari kung saan ko ba ihahambing. Sa aso? Sa baboy? Basta. Pero ang nasisiguro ko, nakakatakot po yung nilalang na iyon. Kaming ang lahat na nakakita sa kanya, napaatras. Nalimutan ko palang sabihin yung laki niya. Siguro po, para siyang inahing baboy. Hindi mo kasi mawari kung mataba ba siya o hindi. Kakaiba kasi talaga yung itsura niya. Nakakakilabot. Hindi nga namin malaman ang gagawin. Ngunit maya-maya, nagulat na lang kami nang bigla itong umatake papunta sa amin. Mabilis po siya. Yung ilan ko nga sa mga pinsan, nasunggaban. Mabuti nga hindi nakagat. Kasi nakailag din kami. Inatake niya yung mga gamit namin. Nagkagulo talaga doon sa lugar na yon. Yung mga natutulog na gising. Samantala, dumating naman po yung may-ari ng resort na iyon. Akala niya raw kasi may nag-aaway sa amin. Pero miski siya, hindi rin makapaniwala sa nakita. Ngunit, sa kanya rin po nang galing kung anong klaseng nilalang yon. Base sa kanya, isa raw itong sigbin. Isang aswang na alaga ng isang aswang. Hindi ko pa maintindihan yung mga pinagsasabi niya noon. Aswang? May aswang ba? Taong 2008 na po noon, kaya talagang hindi ko mapaniwalaan na mayroon talagang aswang. Pero mabuti, may kaalaman din po sa ganoon yung may-ari ng resort. Naglabas kasi ito ng buntot pagi. Bigido sa kanya ito ng lolo niya na ang akala niya ay magiging pang-display lang daw niya. Bukod doon, naglabas din ito ng napakaraming bawang. At gamit yon, ipinanlaban yon sa may sigbin. Noong una, lumaban-laban pa po yung sigbin. Makailang ulit niyang naatake yung may-ari ng resort. Nasugatan pa nga ito. Pero nang mahambalos ng solido ng may-ari ng resort yung sigbin, halatang nasaktan ito at umiyak-iyak pa. At pagkatapos noon, tumakbo na ito papalayo. At sa awa naman po ng Diyos, hindi na bumalik pa. Matapos naman noon, inasikaso po namin yung mga nasugatan. Miski ako may sugat din noon. Makaila ulit akong dinamba nung nilalang na iyon. Kamunti ka ng nakagat. Inaayos din namin yung mga nasirang gamit. At hindi na kami natulog lahat. Doon na kami nagpaumaga. Pagsikat po ng araw, agad na rin kaming umalis sa lugar na iyon. Grabe lang talaga yung experience namin na iyon. Instead na masayang outing. Isang hindi malilimutang pangyayari ang nangyari. Ika nga nila, outing gone wrong. Hello Sir Paul. Hello din po sa mga tagapakinig mo. Ako nga pala si Ekang. Naisipan ko lang ikwento sa iyo ang tungkol dito. Galing po ang kwentong ito sa lola ko. Sana po mapansin mo. Taga-Samar po ang lola Akang ko. Noong araw daw, ang lugar nila doon ay talagang panibukid at mga puno. Tuwing araw ng Linggo, isa siya sa mga walang paling nagsisilbi sa munti nilang kapilya. Talagang munti lang daw yon. Napakaliit lang kasi talaga. Tapos ay ang palibot po nito ay napakaraming puno. Noong araw kasi, iilan lang po yung may kakayahan na makabili ng lupa. Swerte nga raw po nila Lola Akang. Nang ipanganak na kasi siya, ay doon na talaga sila. Isang dalagang Pilipina si Lola Akang. Relihiyosa. Laging nakasaya.
Kaya noong pumutok ang balita tungkol daw sa dalagang anak ng kapitbahay nila, isa si Lola Akang sa kauna-unahang naiskandalo. Pauwi na raw nun ang lahat galing sa pagsisimba mula sa kapilya. Nang walang ano-ano, hubot-hubad na tumatakbo si Aning. Wala na sa sarili ang babae. Tumatawa-tawa. Gulo-gulo rin ang buhok nito. Kahit daw nakakakilala pa man, ay nanlilisik ang mga mata at sadyang nakakatakot na raw ito. Hindi naman daw naglalaway. Pero yung ngipin niya daw ay napakaitim. Kumain daw kasi ito ng buhangin. At sa harap pa mismo nila Lola, diring-diri nga raw silang lahat. Kasi dumampot pa nga raw ito ng buhangin na may dumi ng aso. Tapos kinain niya ito. Noong mga panahon na iyon, kaedaran lang po ni Lola si Aning. At marami ang naging haka-haka sa bigla ang pagbabago ng dalagang babae. Ang sabi, lumapit to sa isang mangkukulam para mahabol niya yung tumakbo niyang kasintahan. Oo nga raw, lumapit sa mangkukulam at bilang kabayaran, kinuha ang katinoan niya. Nakakatakot naman. Meron nga rin sabi-sabi na bilang kapalit ng ginawa niyang pangungulam sa kasintahan niyang gwardya, pinasa ng mangkukulam ang itim na bato sa kanya at yun daw ang rason kung bakit siya nagkaganyan. Ilan lang daw yun sa mga narinig ni Lola. Ngunit, napakarami pa raw talaga. Pero kung tutuusin daw, si Aning ay nagmula sa isang istriktang pamilya. Siguro, dahil malupit at mahigpit ang ama't ina, sumabay pa sa pagkaloko-loko lang taong inakalang mahal din ito, kaya raw bumigay ang utak. Yun ang opinion ni Lola Akang. Pero, pinaalala din niyang may kasabihan nga raw na wala tayong nalalaman sa tao kung magbabase lang tayo sa nakikita natin. Kaya panay opinion lang ang sinasabi ng lahat. Ngunit sa totoo lang, isa rin si Lola Akang sa tahimik na nagnanais na malaman ang tunay na umiikot sa usapin. Lingid kasi sa kaalaman ng mga taga-baryo nila, si Lola Akang ang unang niligawan ng gwardyang si Romel. Nagulat na nga lang daw siya ng isang beses sa pagsisimba niya, si Aning na raw yung tinatanong ng lalaki. At isang araw, wala na raw ang gwardya ng malawak na bakanting lote. Tapos si Aning naman, nagkaganoon na. Pagkatapos ng insidente na tumakbo nga ito ng kalsada, nasundan pa yon ng isa pa. Nakadamit naman daw si Aning ng pagkakataon na iyon. Pero, humarap ito sa bagong gwardya ng bakanting lote at naguba daw. Sumayaw siyo pa ito at kumanta rin habang naghuhubog sa harapan ng gwardya. Bagi na sa pantahan naman ng ilan, ginagawa dati ng dalaga sa nobyo niyang nang loko nga rito. Noong araw, labis na ang kahihiya ng isang tao kapag nasa ganoong sitwasyon. Kaya nang magpa siya ang mga magulang ni Aning na ikadena ito, hindi na nakaimik ang lahat. Pinanood lang nila kung papaano humayaw at humagulgul ang babae. At sa kabila ng pagkabaliw, nauunawaan nito ang kadena at mangyayari rito kapag nalagay niyon sa mga paa nito. Noon, wala din pasilidad sa mga ganoong sakit. Wala ring nalalaman ng tao tungkol sa kung magagamot pa ba ito. Umaasa lang halos ang lahat sa tulong ng albularyo. Hindi rin naman sapat ang kita ng mga magulang nito kung sakaling hanapan ng ibang solusyon ng nararamdamang kabaliwan ni Aling. Ngunit, hindi inaasahan ng mga taga-baryo yung magiging ugali ni Aning pagkatapos itong ikadena. Tatlong bahay lang ang pagitan ng kubo nila Lola sa kubo nila Aning. Kaya, dinig na dinig daw ang mag-isang pagsasalita at pagtawa nito. Nakakatakot at nakakakilabot daw noong simula. Pero sabi ni Lola, siguro dahil nais niya talagang malaman ang katotohanan sa nangyari sa babae, inunawa niyang pilit ang pinagsasabi ni Aning sa bawat gabi na nagdaraan. At yun ang nakakatakot sa kwentong ito, Sir Paul. May mga pagkakataon kasi na naringgan ni Lola na si Aning daw nagsasalita ng mga lingwaheng hindi maunawaan.
para daw itong orasyon na hindi mo mawari. Basta, nakakakilapot daw talaga. At dahil nasa probinsya sila, sagana sila sa kwentong katatakutan o kababalagan. Minsan, nagising si Lola akang ng 10 oras ng gabi. Uminom daw siya ng tubig at nagkataong nasa malapit sa bintana ang pichel. At habang nakadungaw daw siya sa may bintana, naibugaro niyang iniinom. Natanaw niya raw kasi si Aning na parang tukos sa pag-akyat sa matayog na puno ng niyog. Sa gitna ng madilim na paligid, kung ibang tao yung makakakita kay Aning, siguradong iisipin na hindi ito karaniwang tao. Hubo na naman kasi ang babae at napakabilis nito sa pag-akit sa puno. Tang mas nakakabigla sa mga sumunod na araw at gabi, hindi na lang daw buhangin at dahon ang kinakain ni Aning. Kahit o kasi manok na buhay, bigla na lang doon itong sinusunggaban. Dahil sa nasaksiyan sa pagbali at pagkagat ni Aning sa leeg ng buhay na manok, humahangos na kumatok si Lola akang sa mga magulang ni Aning. Ngunit eksaktong pinagbuksan siya ng mga ito, nakita niya raw na yung kadena ni Aning ay mas parang humaba na. Sinadya na naming habaan yung kadena niya. Papaano? Nabubuling na siya rito. Tinapik-tapik pangaroon ng tatay ni Aning yung parang bahay ng aso ni Aning. Tila sinasabi raw kay Lola Akang na doon na pinapatulog ang nabalungan na si Aning. Hindi nakapagsalita si Lola at dahan-dahan lamang na humakbang paatras hanggang sa tumakbo na siya pabalik sa kanilang kubo. Nang muling mapag-isa si Lola sa may silid niya, napailing na lang daw siya at talagang naawa sa dalagang kaidara na si Aning. Wala naman sa plano ni Lola na makialam sa buhay ng may buhay. Ngunit tila raw sa naganap na kay Aning, pakaramdam niya, siya lang yata ang makakatulong dito. Si Lola lang daw kasi ang nakakakilala o nakakaalam sa buong pangalan ng gwardyang bumiyak sa puso ni Aning. Kaya kinabukasan din, kaagad siya nagtanong-tanong kung saan ba mahanap si Romel. Hindi naging madali ang pagtunto ni Lola akang sa lalaki. Pero hindi niya ito sinukuan. Nakokonsensya kasi si Lola. Gusto niya kasi talagang matulungan si Aning. Ano? Totoo bang sinasabi mo? Yun ang unang reaksyon at tanong daw ni Romel nang ilahad ni Lola akang ang naging kondisyon ni Aning matapos iwan ng lalaki. Sinagot ito ni Lola na di siya nagbibiro at wala rin biro sa kasalukuyang nararanasan ng dalaga. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Romel ay nagbigay ng sanlaklak na kilabot kay Lola Akang na si Aning pala ang may problema sa naging relasyon nila ni Romel. Sinabi ng gwardiya na iniwasan niya ang babae dahil nagbago na raw ito. Noong unang mga linggo ng relasyon daw ng mga ito, ayos naman daw, walang problema. Hanggang sa nagbago na nga raw si Aning para na raw itong baliw. Ultimo ang trabaho ng gwardiya na apektuhan na raw. Dahil doon, iniwasan ng araw ni Romel ang babae kasi pinipilit nito ang sarili sa kanya. Ngunit ang higit na nakakabigla sa salita ni Romel ay ang sapantahan nito na baka lumapit to si Aning si isang matanda na minsan daw nilang nakasalubong sa may parke. Yun daw kasi ang kahuli-huli ang eksena sa pagitan nito at ni Aning. Doon daw na pagdesisyon ng gwardiya na iwan ang tuluyan ng babae. Paano raw? Yung matanda raw kasing nakasalubong nila, nag-alok kay Aning. Puntaan daw sa kubo at siguradong makakakuha raw si Aning ng habang buhay na pag-ibig ni Romel. Matapos na mga sinaad ng gwardiya, sinubukang puntahan ni Romel at Lola Akang ang matanda. Naabutan nga nila ang matandang babae na namimitis ng gulay para sa iluluto sa sarili. Ang sabi ni Lola, maayos naman daw ito at mukhang hindi kayang gumawa ng hindi mabuti. Pero nang papasukin na raw sila sa kubo, doon nakakita raw sila ng mga kagamitan na parang sa pang-albularya o di naman kaya mangkukulama.
Pagod na si Aning sa mga magulang niya. Gusto niyang sumama na sayo para makatakas siya sa tinuturing niyang kulungan sa kanilang bahay kasama ng pamilya niya. Yon ang gusto niya at tumulong lamang ako. Yon ang baluktot na katwiri ng matandaa. Hindi ito nagkaila. Inamin ito na tinulungan si Aning para makamit ang habang buhay na pag-ibig ni Romel. Kung hindi raw kinaya ng utak ni Aning ang bertuda, hindi niya na raw ito problema. Galit na sinugod ni Romel ang matanda. Inawat lamang ni Lola. Si Lola ang mahinahong nagtanong sa matandang babae. Meron pa raw bang solusyon para makabalik sa dati si Aning? Nakakaawan na raw kasi talaga ang babae. Baka raw may pag-asa pa ito. May solusyon. Makikita nyo. Sa tingin daw ni Lola, may topak din yung matandang babae. Kaya inayin niya na raw si Romel papaalis ng bahay na iyon. Pinagtanong-tanong daw nila ang tungkol dito at sabi ng mga napagtanungan, kilala nga raw na dating albulari at mangkukulam ang matanda. Pero yung ninuno raw talaga nito, sila yung mas nakagamit pa ng itim na kaalaman. Malabo noong una, pero sa pagtatanong-tanong pa nila, nakakuha rin sila ng matinong sagot. Yung pamilya ng matandang babae na kilala bilang Nana Soledad, sinunog pala ng dating namumuno sa baryo. Nakaligtas lamang ito. At ang dating namumuno sa baryo, walang iba kundi ang lolo ni Aning. Tuo na pagtanto nila Lola na mukhang may koneksyon ng lahat. Kailangan nilang humingi ng tawad kay Nana Soledad. Sa tingin ko, yun ang tinutukoy na solusyon ng matanda, Romel. Akang, papaano hihingi ng tawad ng ganong uri ng mga tao? Manghalang sila. Malaboy ang gusto mo. Nalumo si Lola. Tama kasi ang gwardya. Mataas ang tingin sa sarili ng pamilya ni Aning. Dahil sa baryo, sila ang may malawak na lupa at malaking bahay. Kubo nga lang ang bahay nito, ngunit malaki na noong mga panahon daw na iyon. Eh talagang angat na sila sa buhay. Isa pa, sigurado rin na pagtatawanan sila ng magulang ni Aning. Baka sabihin pa na anong mali nila sa kasalanan ng ninuno nila. Pero ang nasa isip ko naman, ano namang mawawala kung susubukan nila? At tumaasa noon sila Lola at Romel na malapit nang matapos ang kalbaryo ni Aning. Ngunit, nagkamali sila. Hindi pa man kasi nila nagagawa ang plano nila, si Aning naghasik na po ng lagim. Hindi na lang po kasi hayop ang kinain ito. Maging ang mga taong napapadaan lang sa kung saan ito malapit, hinahablot at walang salitang kinakagat. Ang ginagawa ni Aning, inuuntog niya sa matulis na bato ang kung sino mang mahablot nito. Ginagawa niya yun para mawalan ka agad ito ng malay. At pagkatapos, kakagatin ito sa leeg. Ang matindi pa, nilalantakan lahat ng leeg. Winawakwak pa nga niya ng pilit ang katawan ng biktima mula sa butas ng kinagatan niya. Nakakatakot po si Aning sa ting nalapa ito. Malayo nitong nalapa ang halos tatlo nitong naging biktima na kapulit sa lugar nila. Mabuti na nga lang daw, walang gaanong kakayahan ng babae na matanggal ang kadena nito. Dahil kung hindi, siguradong hindi lang tatlo ang magiging biktima noon. Ang natitirang buhay ni Aning umikot sa pagkakadena niya at sa pamamalagi sa ibabaw ng punong buko. Habang ang buong baro naman, tila nasanin na sa alulong, iyak, tawa at sa orasyon ng babae. Oo, nagmisto lang isang aswang na raw si Aning. O siguro nga, aswang talaga. Nabanggit din kasi ni Nana Soledad na nasa kanya na nga ang bertuda. Dahil sa mga nangyari, buong baryo na ang nagtungo sa kubo ng matandang babae. Gusto nilang bigyan ito ng solusyon ng nangyari kay Aning. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nila ito natagpuan. At si Aning, iniwasan na lang ng lahat.
Labis naman ang pagsisisi ng mga magulang nito sa ginawang pagmamanipula sa dalaga. Dahil kasi doon, naging baliw at naging aswang ang anak nila. Lumipas po ang mga panahon. Hindi na nakakakain si Aning. Sinusubukan nila itong bigyan ng buhay na hayop. Ngunit tinatanggihan nito mula kasi nang nakatikim si Aning ng tao. Yun ang hinahanap-hanap nito. Kaya dahil doon, binawian po siya ng buhay. Naabutan na lang nilang walang buhay si Aning. Tirik ang mga mata, nangingitim, nakanganga. Sinubukan naman nila hanapin sa paligid ang bertud na sinasabi ni Nana Soledad. Pero hindi naman nila ito natagpuan. Ano't anuman, ang naging buhay ni Aning ay nagsilbing aral sa mga taga-baryo. Walang mapopoot at maghihiganti kung wala rin namang gagawa ng hindi makatwiran sa kapwa. At ang sobrang pag-ibig, hindi rin po nakakabuti. Mas mainam na paglaanan ng mas malaking porsyento ang pag-ibig sa sarili kaysa sa ibang tao. Dahil sa uli, ikaw lang din naman ang makakaunawa sa sarili mo at sa takbo ng utak mo. Hello guys, kamusta po? Pasensya at hindi tayo nakapag-shoutout ng mga ilang araw dahil sobrang busy po. Pero ngayon, bawi tayo. By the way, doon sa kabila nating channel, every upload po may shoutout tayo. Kaya kung gusto nyong mabati, makinig lang po kayo doon sa mga isang channel natin, yung Dear Sir Paul. At mag-comment para sa next episode or next upload, mabati ko po ang inyong mga pangalan. Alright, and hingin ko na rin itong opportunity. Guys, subscribe na kayo and makinig na kayo sa kabila nating channel dahil nag-a-upload din po ako doon ng maraming kwento. Marami na po tayong uploads doon. Siyempre, may mga horrors, may mga life, slice of lives na mga kwento, katatawanan, at kung ano-ano pa. Pero marami na po talaga tayong kwento doon. Alright? Anyway, shoutout po tayo dito. Shoutout po kay Sheila Armogenia, Imelda Reyes, Marcia Dalmino. Guys, putulin ko lang, kamusta sa inyo? Ang init-init, grabe. Grabe yung init ngayon. Sobrang init talaga. Ang init talaga, yun lang masasabi ko. Kaya, inom lang po kayo ng maraming tubig. Tapos, umiwas muna sa mainit. At magpahinga, tumutok sa electric fan or aircon, kung meron man. And yun, huwag mo nang masyadong magagalaw, relax, at yun nga, mag-isipin yung init kasi pag lalo mong iniisip yung init, mas lalong umiinit. Alright, shoutout ulit, Genevieve Carbonilla, Rowena Valiedo, OG Pareo, Sheena May Ikalne, Marwel Encina, Rica Peralta, Gwen Colita Ranao, Anika Mishka, Abitot, Kathy Boinks, Gengski Vlog, Noemi Gold, excuse me, Neng OFW Dubai, Arlene Asban, sabi naman ni Marlon Tubig, kakatapos ko lang balikan lahat ng episode ng Hitman Sir Paul. Nakakamiss na Leo, Lucas, Gustavo, Andrew, Diana, Elena at Ami. Wala na bang bukto? O nga no, nakakamiss sila. Actually guys, gusto ko talagang gawa ng bukto yon, kaso parang hindi ko nakakayanin. mahirap kasi magsulat, mag-narrate. Tsaka ngayon kasi syempre, di ba, mas busy na. Unlike before. Kaya hindi na, gusto ko talagang sundan, pero tingnan natin balang araw kung kakayanin ng oras pa. Why not, di ba? Mali nyo naman kayanin. Pero, who knows? Sana magkaroon nga talaga. Nakakamiss sila Leo, Ami, sila Boss, sila Gustavo, sila Andrew, Diana, Elena, Ami. Ay nako. Anyways, salamat po kay Sir Marlon Tubig.
Balik-balikan nyo lang yung hitman natin. Nandiyan lang yan. Justin Guzman, Aya Shadad, Luto na Red Rosal, May Grace and Redondo, Aya Shadad ulit. Si lolo ko naman, sa lolo ko naman po iba. Kahit babae o lalaki ka, ang gabay po ay ang pipili. Minsan wala sa anak ang gusto ng gabay, minsan sa apo o sa kaapu-apuhan pa. Oh, ganun pala yon. Nice info. Daraga Magayon, hello, kakabukas lang po ng YouTube. Happy listening, Sir Paul. Salamat po. Kayla Mariz, Maika Osorio, Daimedes Lumba, Jerome's Puyot, saan po sa Bukidnon? Valenciana Bukidnon here po. Ay nako, hindi yata nabanggit ni sender. Choco Fudge, tama naman kasi yung mga aswang mas nagtitiwala sila sa hindi nila kabaryo sa simpleng kabitan at pagtugtog lang, nagpauto na sila. O nga. Romnick Saher, user, ako hinihintay ang Ginoong Vet, ilang buwan ko na hinihintay. Ako rin, hinihintay ko si Ginoong Vet. Kuruzi 10, listening from Riyadh. JC517, nakakamiss si Mang Kanor. Ako rin, namimiss ko si Mang Kanor. Jaja Kilgutohel, user ulit. Lynette Reperado, Van Gogh, kwento from babaeng polis Albularia. Bevsville, first time ko mag-comment kasi dati ako nagtatrabaho sa isang factory sa may EPSA at narinig ko na ang kwento na yan dati about sa babaeng na-rape. Lednud Chab, Cesaria Rinquig, Rain Ash Phoenix, pwede palang maging kapitan ang bagong salta. Feeling ko yung barrio po nila hindi masyadong established. Kumbaga hindi pa siya nasasakop ng legit na, alam mo yun, para talagang may official. Unlike before kasi ngayon, di ba, kailangan mo maging talagang matagal na community sa isang lugar bago ka maging, kumbaga dun ka talaga nanirahan before ng ilang taon bago ka tumakbo bilang isang politician. Pero siguro feeling ko itong lugar na ito is parang ano lang siya, samahan ng mga bahay, ganyan. Kaya siguro kahit bago ka, pwede kang mamuno. Okay, siguro. Piling ko lang naman. Jimmy Fortes, Alan Paul Paras, Lizel Blas Labitigan, Sir Bobby ang Sueco. I am one day late on listening to this episode. Dear Sir Paul, salamat po. Sir Bobby ang Sueco, sabi niya, yung EPSA na sinabi sa story ay daglat ng Export Processing Zone Authority. Yung pala yung Export Processing Zone Authority. Ano yun eh? Alam ko yan. Kasi dati nag-apply din ako dyan sa EPSA. Napakalaki yan. At may mga tropa ko nagtatrabaho dyan. Pero kung saan banda yun, hindi ko lang alam. Mir Angeline Maulion, Eduardo Fileses. Eduardo Fileses. Year 2017, nag-work ako dyan sa may EPSA. Kung sa akin nagpatulong yung ginahasa na babae niyan, baka buhay din ang naging kapalit sa pagkamatay niya. Heidi Gregorio, Tantan Mendoza, and last po siya, shoutout natin for today is si Miss Carmelita Mabanag. Guys, muli, invite ko po kayo mag-subscribe sa ating side channel, ang Dear Sir Paul. Marami na po tayong kwento doon. And yun lang, pasuporta rin po. And gusto ko lang din sabihin na maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating dalawang channel. Isa kayong mga alamat. Last, don't forget to drink water, guys. Napakainit ngayon. Grabe. Summer na. And who knows, sa mga susunod na taon, mas dadala pa yan for sure. Kaya magtanim na maraming halaman at mga puno. Yun lang guys, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na lang po ulit na shoutout at kwento.